Hello mga ka-wonder. Ito ang unang araw ko na gumala simula nung February. Tingnan nyo, nandito ako sa isang istasyon ng tren. Makikita nyo maraming bisikleta. Ang bisikleta ay isang pangunahing transportasyon dito sa Japan, kung saan 4 to 6 years old tinuturuan na magbisikleta. Makikita nyo sa una kong vlog yung Japanese culture. Mga bata pa nagbibisikleta na. Kasi ay pagpasok nila ng eskwelahan, yun ang gagamitin na lang sa bis. At bago pa man magkaroon ng pandemic, yung mga kalsada nila ay meron na talagang bike lane. Dito sa labas ng istasyon, dito hihinto yung taxi. At yung nakikita nyo itong pula, dito naman yung sa bus. Kung anong oras yung nakalagay dito sa listahan, yun din ang dating ng bus. Napaka convenient, kaya naman yung public transportation dito sa Japan ay talagang tinatangkilik, dahil bukod sa on time, malinis, walang traffic, saka yung mga pasahero ay disiplina. Wow! Napasok ako ngayon sa loob ng istasyon, bibili ako ng ticket. Dito sa tren pala ay merong katangian. Meron dito yung local, semi-rapid, at yung rapid. Yung local naman, although pare-pareho yung bilis niya, bilis ng takbo, eh lahat ng istasyon hihintuan. As in lahat. Oh! Yung namang semi-rapid, meron siyang pili na istasyon na hindi niya hinihintuan. At yung pinaka mabilis, yung rapid, point to point lang yung stop niya. Airport to last station, yun yung tatlong tren na dumadaan dito. Bili ako ng ticket ngayon. Holding hands pa. Makikita nyo yung oras ng daan ng tren. 11:36. Ayun. Sa green. Wait lang, medyo isum ko muna. Ay. Ayaw. May hawak kasi akong wallet. Ayan yung daan ng tren. Papuntang Sapporo City at Otaru City. So ang masasakyan ko ngayon, at 11:36 ang nakalagay na oras, local. Ibig sabihin, lahat ng istasyon, maraming istasyon hihintuan niya. Dati yung mga unang masasakyan ko dito, semi-rapid, meron siyang istasyon na hindi hinihintuan. Kaya mula dito hanggang sa city, ang napakabilis na takbo ay 21 minutes. Halos ilang istasyon yon? 15 station. Eh ang station distance dito hindi naman basta 1 kilometro lang. Talagang merong distansya. Mahaba. Pasok na ako. Ihintayin ko yung train para kung may dadaan makita ninyo. Ha? Third station. Dito ako pupunta sa bandang dulo. Wala akong nasagap na wifi dito sa station. Dati may wifi dito. Eh makikita nyo yung relays.
ito sa malapit sa akin, ito yung papuntang Sapporo City. Dun sa kabila naman, yung papuntang Otaru City. Yung dumaan ang tren kanina, hindi huminto. Saglit ko lang na nakuha ng video. Yun yung semi-rapid. Ay mali, yun yung rapid. Hindi siya huminto, ibig sabihin galing siyang airport. Point to point lang yung pag-stop niya sa malalaking station lang. Ito naman, yung papuntang Sapporo. Pagdating nito sa Sapporo, nandun yung mga connecting station. Yung mga papunta ng subway, papuntang maraming puntahan. Saan ba yun? Imizawa, Toho Line, yung mga yan. Medyo boring yung sasakyan ko ngayon kasi matagal siya, local. Ayan, nag-warning na yung bell. Parating na yung tren. Nakamask tayo mga ka-wonder. Kasi alam mo naman, hindi pa natin sigurado. Andiyan na. Parating na daw yung tren, sabi nung nag-a-announce. Ayan na. Haba, diba? Ang haba. Ayan, nasa loba ka ng tren. Meron din English kasi syempre kung may mga foreigner na nagta-travel dito ay makakaintindi sila kung anong station yung susunod.
next stop is Subway. Yun yung mga sinabi ko kanina na pwede kang mag-change ng sasakyan mo. Sinabi niya yung mga linya ng train. Tokyo Hokuto Jungo, Hakodate iki wa Dokon Sen kara 11:09. Saitoke Yosoto 125, Shinchitose Kuriko iki wa Dokon Sen kara 11:09. Tsuresha no Tomasawa iki wa Hakodate Sen kara 11:27 no Onoritai desu.札幌では4分ほどで停車し12時50分に発車いたします。エフェクト方面、プールした4つの駅です。お客様は、お客様の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 お
Dito na ako sa Sapporo. Bago ako bumaba doon sa exit, papakita ko lang doon sa kabila, saka to, saka dito sa may akin, sa banda doon sa dulo. So ilang riles yan? 2, 4, 6, 8, 8. Bali ang palitan ng train dito ay left and right, 16 na train ang dumadaan. Tapos syempre may mga oras yung ano nila biyahe, kaya napaka-convenient. Hindi ka maliligaw, hindi ka rin malilate, kasi may mga instructions sa daanan. Narinig nyo naman kanina, no? May pumipito, walang guard. Yung pumipito, yung nasa dulo, yun yung co-pilot nung nag-operate ng train. Mag-aano siya, mag-signal go siya pag okay na wala nang bumababa at pumapasok. Nandito na ako sa main. Ang ganda dito. Linis. Punta ako sa exit. Dito merong exit. Dito sa north, pero meron muna akong ipapakita sa inyo. Kung mag-change train ka dito, napaka-convenient kasi kung may dala kang mabigat na maleta, dito sa main station, meron ditong mga locker. Meron ditong public locker, hindi ka magbabayad. Yun nga lang, medyo puno siya paunahan kung sino yung gagamit. Ayan, locker. Yan yung may bayad. Kung mag-iwan ka ng bagahe mo, pwede. Kung lalakwatsa ka muna, pwede. I-exit na ako, no? Exit. Yung nakikita nyo, maliwanag. Yan yung mga oras ng biyahe. Lahat yan nasusunod. Exit na ako. Thank you. Ayan, thank you. Dito sa main station, yung mga pasaherong naninigarilyo, kung gustong magsigarilyo, dito sa column na yan, pwede magsigarilyo. Kasi sa labas, hindi pwede. Ganun kasi disiplina yung mga nag-smoke. So yung maka-wonder, maka-exit na ako, no? Yung duration ng biyahe ko is 30 minutes. Kasi lahat ng station nga, sabi ko kanina, hihintuan. Gawa ng yung masakyan ko, local. Yung mga una kong nasasakyan dati, semi-rapid,
sa lahat ng istasyon. Bale 21 minutes lang yung duration. Kasi may istasyon na hindi hinihintuan. Medyo mabilis. Kaya napaka-convenient ng transportasyon dito sa kanila. Alam ko na yung iniisip mo, Kawander. Naisip ko na yung naisip mo eh. Nagtataka ka kung paano bababa yung pasahero na hindi hihinto doon sa istasyon na hindi hihintuan ng tren. Diba? Tama yung naisip ko, diba? So ganito yon. Nakikita yung biyahe ng tren, yung oras ng biyahe through internet dito sa kanila. And then pag pumunta ka sa istasyon ng tren, may mga dashboard naman doon na makikita mo yung biyahe, kung semi-rapid nga, local o rapid. Kaya hindi ka magkakamali. Kaya kung magtataka ka na paano yung pasahero na bababa doon sa istasyon na yun, nasa oras nga yung biyahe, napaka-convenient. Andito na ako sa pangalawa sa pinakamalaking istasyon ng tren. Dito sa bandang to, kung gusto mong bumalik sa pinanggalingan mo, pwede kang bumaba at mag-constrain ka na lang. Hindi ka na i-exit. Convenient sa kanila yun kasi siyempre abala yung pag-akyat sa hagdan. Bababa ka na lang ng tren, sasakay ka sa kabilang platform. Kawander, sa napapag-usapan na rin lang natin yung transportasyon dito sa Japan. Papakita ko sa inyo yung stoplight na yan, may pindutan sa poste. Kahit anong hintay mo dito, hindi yan magre-red light, at yung hayon hindi yan mag-green. So ngayon ipindutin mo ito. Ayan, button, ipindutin mo siya, saka yun mag-green yung ilaw na yon. Pag nag-green, saka katatawid. Okay, tawid na tayo. So, yun nga. Dahil itong kalsadang ito sa may amin, parang service road lang siya. Kung tatawid ka, kailangan mong pindutin yung button para mag-green, mag-stop yung red light sa mga sasakyan at mag-green yung go light para sa mga pedestrian. So doon naman sa bandang taas, yung highway, yung stoplight doon, meron din ganyan. Yung hindi crossing, meron din pindutan. Pero yung sa crossing, may timer na lang siya para sa mga pedestrian at sa mga